Magandang hapon po mga kabayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mission kahit napakainit mga kabayan. Alas, stress na ng hapon mga kabayan, pero ang sakit pa rin ng init. Siyempre, mas iniinda natin yung mga kabayan natin na walang makain, walang maisaing, no, nangangailangan ng ating pagmamahal. Kaya Diyos ko, sabi ko nga, umulan, bumagyo, uminit man dyan, o kahit anong layo, wala tayong inuurungan, talagang sinusuyot at binabagtas natin mga kabayan para lang maabot yung ating mga pagmamahal. Kaya sa hapon ito, tara, samahan nyo pa rin po kami mga kabayan, buo pa rin po yung ating buong team. Ayan, ang lalaki ng pawis na mga kabayan, at least pinagpawisan ng kay dami-dami, dahil syempre lalakad din ang malayo plus yung init pa. Kaya tara, sacrifice lang boys, kasi talagang ganyan ang nakalaan sa atin, ay magsakripisyo at mahalin yung mga kabayan na tinatulong. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo sa bahay ni Lula. Pero parang may pagong. Pagong ba to? Paniki. Tao po! Tao po! Pwedeng mapato. Magandang tanghali. Parang kay... Eh, di ba kinainitan? Ha? Hindi. Hindi. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kanito, oh, anong pangalan ni Lula? Marina. Si Nanay Marina, ilang taon na po kayo? Taon. 95 po na yan. 94 or 95 years? 95. Wow. Madam, 95 na madam. Oh, sige, patayo, paupuin natin open si Lula kung kaya pa ba niyang umupo. Oo, oh, madam. Pero alalayan ko. Walang madam. Electric pan si Lula? Wala, madam. Ang hirap kasi ng buhay namin, madam. Walang electric pan si Lula? Wala, madam. Mainit, syempre malapit sa bubong. Ayan po mga kabayan, si Nanay Marina, 94 or 95 years old. Nandito nakatira sa isang kapirasong kwarto mga kabayan, no, na sinapinan lang ng kumot, karton, no? And then syempre mainit yung kwarto ni Lola Marina, no? Diyos ko, kung alam ko lang, nagdarla na ako ng electric fan na kahit yung parang ganun lang yung open, no? Pwede na. Ang importante, may hangin dito, si Lola nang sasaga. Siyempre, pag may edad na, medyo hirap na huminga. Parang hinahabo na yung paghinga nila, lalo-lalo na sa edad ni Lola Marina. Kaya kailangan talaga dito, kahit yung electric fan na maliit lang, na dito kay Lola Marina. So, anak nyo, Lola Marina, ilan po ang anak niya? Yung asawa ko, madam, anak niya. Nakakulong, madam. Hindi pa nakalabas. Kaya gusto niyang makita. Pero hindi pa naman makalabas yung asawa. Anong nangyari? Bakit nakakulong ang anak niya? Sinangkot lang yun, madam. Nasangkot sa droga? Hindi, madam, yung arson. O tapos, ilang taon na nakakulong? Surok na ay may gitna 20 na, madam. 20 years na? O 24 yata. 24 years na? Pero ilan ang anak ni Lula Marina? Upat nga nabiyagkot, madam. Mga buhay pa? Oo, madam. O kumusta, hindi man natulungan si Lula? Walang suporta kay... Mahirap naman ang buhay nila, madam. Nagbabasura lang sa Maynila yung dalawa, madam. Tapos yung ito... nagbubuti. Tapos yung asawa ko nakakulong naman. O kundi yung kung sino yung nanandito na sabihin na natin mahirap din ang buhay, sabihin na natin walang maayos na trabaho, sabihin na natin maliit ang kinikita, pero syempre hindi natin matitiis yung mga magulang natin, nahayaan lang natin na hindi na tayo magbigay ng pagkain sa kanila. Kahit gaano kaliit, lalo na ni Lula Marina, dalawang kutsara, tatlong kutsara lang kinakain niya. Kaya piranggot na lang ang kinakain ni Lula Marina. Kasi kahit papaano sabihin natin ang hirap ng buhay, kung hindi natin tulungan o hindi tayo magbigay ng tulong, eh lalong mahirap yung buhay. Eh pasalamat nga tayo na mayroon tayong magulang na umabot na 94, 95 years old. Bero natin. Kasi pag mga ganyan, no, napaka-bless natin, tapos lalong hahaba yung buhay nila kapag yung naalagaan natin sila. Diba? Lalong hahaba at aabot pa si Lola ng 100 years old. Higit pa pag naalagaan natin at napakain natin sila ng
maayos. O, diba? So, ganito ang kalagayan ni Lola Marina, mga kabayan. No? At buti lang, sino nag-aalaga dito ngayon, nanay? Yung kwan, madam, yung buntis. Yung buntis. Apo. Oo, madam. Apo, so, mga kabayan, no? Bless pa rin si Lola Marina kasi nandito yung bunsong anak niya. Walo yung kanyang anak. Namatay yung dalawa, na kulong yung isa, at kasama ni Lola Marina dito ngayon ay yung bunsong anak niya na nag-aalaga, na nagpapakain. Sabi ko nga kanina, ang kain ni Lola, isa, dalawa, tatlo kutsara na kanin, o hindi pa niya mauubos yan. Ang importante sana doon ay magatas, no? Magmi-milk si Lola, tapos tubig ng tubig para humaba pa ang buhay ni Lola. Kanina nga, pasigaw yung boses ko, no? Kasi akala ko mahina ang pandinig ni Lola, pero sabi ko, parang ako lang ata ang bingi. Kasi si nanay nagsasalita dito kay Lola, mahina lang narinig ni Lola. So, ibig sabihin, maayos pa yung pandinig at paningin ni Lola Marina. So, ayan yung pamaypay ni Lola. Dito lang, kumbaga, simentado siya. Or, hindi pa nga, mga kabayan, no? Kapiraso lang. Tapos, nilagyan na ng kumot, and dyan na siya. Basta parang feeling ko na ang hirap ng sitwasyon ni Lola dito. And then, yun nga, sabi nga ni nanay, ang hirap ng buhay. Pero nandoon na tayo, no? At ang importante talaga dito na lang ay yung electric fan talaga. Kasi ako naiinitan talaga. No? Halos walang hangin na pumapasok kasi nandito pa sa kwarto. Tapos medyo kulob yung kwarto ni Lola. So hindi bale, sabot ang ating makakaya, no, na mabigyan natin to ng electric fan man lang, no. Itanong natin kung may kuryente din, mga kabayan. Meron, no, kasi kung walang kuryente, so paano, anong gagawin natin? Ada, mayroon, madam. Meron, ada. Ito, ada. Ada. Okay, sige. Ano bang meron na pagmamahal natin para kay Lola Marina? So, mayroon na kayong pagkain, Lola Marina. Madam. Dukot-dukotin si Lola pag paano. Ayan. So, dito tatabi para merong merienda. At alam naman natin pag may edad na, no? Kunti-kunti lang kinakain. Maya-maya, pero kunti-kunti lang yung kinakain nila. Kumbaga, parang laging gutom. Pero kunti lang naman. Magbigay tayo ng pambili ni Lola ng ulam. Meron na naman tayong napasaya, mga kabayan. 95 years old na si Lola Marina, no? Na napuntahan na naman at napasaya natin sa hapong ito. Kaya maraming salamat po talaga. Hindi ko magsasawang magpapasalamat sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat na nakikisa sa aking munting adikain. Maraming salamat. At syempre, manood. Huwag magsawang manood without skipping us, mga kabayan. Pag-share para mas lalo pa tayong lalawak yung ating pagtulong, na hindi lang sila ang mabigyan natin, kundi marami pang iba nag-aantay ng ating pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal from Sky B Winnipeg, Canada, Charity ng Bayambang Pangasinan, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California, and Ma'am Isabella Belo. Muli, maraming salamat po sa ganito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Mararami po tayong mga seniors na papapasaya sa araw-araw ng ating paglalakbay. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Salamat, madam. Salamat, madam. Opo, walang anuman. Palakas po kayo at sa nawa ay hahaba pa ang buhay ni Lola Marina. Ha, Lola? Salamat, Lola. Opo. Ayan. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, gano'n.